Magandang araw sa inyong lahat. Nandito ngayon yung Task Force Special Operations ng MMDA. Yung lugar na yan, yan ang South Luzon Expressway. At yan ang SM Bicutan. Ang ikiklear ngayon ng TFSO or Task Force, itong kahabaan ng Doña Soledad dito sa may Bicutan hanggang doon na sa dulo bago pumasok ng Moonwalk. Andun na sa unahan yung dalawang tow truck saka yung skog. Ito kaya mga kinukumpiska, mamaya pagka medyo tanghali na, ilalatag na yan. Ito nga palang clearing operation dito sa may Bicutan, Paranaque. Request ito ng LGU or ng barangay. Kaya nandito ngayon yung task force. Ito mga ano ito? Ang ganda ng design ng tricycle dito. Yan. Pag wala mga may-ari niyan o wala mga driver na lalabas, isasampa na yan sa tow truck. Pero kung andyan naman yung may-ari, titikita na lang. Ito na. Ito yung head ng tow truck. Ito nga pala sa mga bago natin kasama dito sa clearing. Bukod sa violation nilang illegally park na 2,000, pag sinampayan dito sa tow truck, iba ang charge dito. Yung mga motorcycle na yan, saka itong tricycle, 1,000. Pero wala nang charge sa mga additional kilometers. Yun na mga itong mga four-wheel drive, ang charge naman dyan 1,500. Tapos sila yung may mga additional charge after 1 kilometer, 200 ang additional charge doon. Ito, lumiwanag na yung lugar dito. Bali, tatlo. Tatlo yung naisampa. Dalawa rito, isa dito sa likuran. Ito naman, after tikita nitong task force, pag dumating dito ang tow truck, isasampa na rin ito. Sa mga nagtatanong nga pala mga kabayan, dahil yung iba nating kasama ay naguguluhan kung ano raw ang silbi ng ticket ng MMDA, dahil tinitikitan lang pero hindi kinukuha yung lisensya. Ang MMDA saka LTO, connected po yan. Ngayon kung hindi nyo pinansin yung ticket ng MMDA,
or hindi nyo binayaran dahil ticket nga lang, pag-renew nyo ng lisensya or sasakyan, hindi po kayo makaka-renew habang hindi nyo po nababayaran ito. Pwede nyo pong bayaran ang ticket ng MMDA sa opisina, sa May Orense, or sa Bayad Center ayon sa MMDA. So ito na, naabutan na, wala pa yung may-ari. Ayan na. Yun namang truck or scoop, nandoon na sa unahan. Ang dami naman pala nakalagay dito na sign, no parking, no episode dito sa kahabaan ng Doña Soledad. Ito, ang dami rito. Ito, ilan ito? 4. Ayan o. Baba tayo. Buhaba rin si Colonel eh. Sunod-sunod lang tayo. Ito si Kuya walang helmet. Ay, may helmet naman pala. Ba't hindi suot? Bili lang po kasi ako ng pagkain dyan. Malapad na rin pala yung kalye dito sa Doña Soledad. Nandito na ang clearing team sa may Baklaran. Yung nakikita nyo yung construction na yan, dyan dadaan yung project ng LRT1 extension papunta ng Bacoor. Bacoor, Cavite. Ito parang kakaliwa dito sa may Redentorist. Itong team. Ito, nasa Redentorist na. Ang oras nga pala ngayon mga kabayan ay 9 a.m. Sa mga bago nga pala natin kasama sa clearing, ayan yung Baklaran Church. Ito yung entrance sa gilid. Sa ngayon, nasa lobes lang ng gutter. Tingnan natin pagka bumaba si Colonel. Malamang may ito bumaba na. Tinatawag ni Colonel yung scoop. Ito, kumaliwa dito sa GG Cruz. Na sorpresa sila dahil medyo tanghali na. Kasalanan nyo ha, kasalanan nyo, hindi kasalanan nila. Kaya bilis ipasok.
Itong street na ito ay J. Gabriel. Tagos ito ng Aguara. Yung doon sa dulo, kanya-kanya sinaligpit. Ayun o, kita nyo. Nandito na ang clearing team sa kanto ng Redemptorist. Sa kaliwa, FB Harrison, pagkumanan, Quirinoa Avenue. Pag diniretso, ito yung Taft Avenue. Tingnan natin yung truck doon, sampa na ng sampa. Ayan, oh. Kanya-kanya na silang lipit sa gilid. Kaliwat kanan, no? Naalala niyo sa may tapat ng fire truck, malinis na. Nandito na ang clearing team sa ilalim ng Baclaran Station. Ito, ang laking obstruction ito. Nasa kahabaan ng kalye. Ano po, wala sa lisensya? Ah, gusto na niya ang alisin pero wala siyang lisensya. Ah, tumatakbo na walang lisensya. Ano po yan? Hihilahin po ba yan? Ayun, hihilahin na. Pinapakuha na lang yung kanilang mga gamit or pagkain. Thank you.
Paris kasi kung tawagin ang pagkain na tinitinda niya eh. So pinaligpit lang yung mga gamit at isasampa na ito sa towing truck. Ito yung lugar na kung saan tagkakumanan. Ito yung Barangay Santo Niño. Bago tumating ng Pasay Rotonda o ng EDSA, pinasok muna itong Cuneta. Cuneta Street. Ito, nireklamo itong mga e-bike na ito. Itong lugar na ito na malapit sa rotonda, yung mga laging nakukumpiskahan ng paninda, dito na nilagay. Malapit lang sa rotonda, yan o. Maganda nga naman tignan para hindi na naghahabulan. Hanggang doon ba sa loob, sir? Pasukin natin mga kabayan. Malapit lang ito sa rotonda. O, ang ganda nga naman. Nandito na ang clearing team sa may kanto ng Taft Avenue sa kanitong Arnais. Kakanan dito sa Arnais. Palang kahaba ng airlines. Magmula dito sa Pasay, diretso dito ng Makati.